Welcome po sa truegracefilipino.com. Ngayon po, magluluto ako ng napakasimple lang na lutuin ang adobong kangkong. Ito po ang ating mga ingredients. Meron po ako rito ng kangkong. Gumamit din po ako rito ng hipon. Optional po ito. Kung gusto nyo po, gumamit kayo ng manok or ng baboy. Pero ako ngayon, ang available ko sa aking fridge ay hipon. So meron tayo rito ng kamatis, sibuyas, toyo, bawang, paminta at asin. Gagamit din po tayo ng konting mantika at tubig. Umpisa na po natin ang pagluluto. So ayan po, bali umpisa na natin ang pagluluto natin ng adobong kangkong. Sa akin pong wok, naglagay na po ako ng oil. Siyempre, ang first step natin ang ating garlic. Halin lang natin. Ngayon po, susunod na natin yung ating onion. So, hindi na po natin papatagalin. Ilalagay na rin natin kaagad yung ating kamatis. So, magigis lang tayo maximum of 4 minutes para lumabas yung sauce na gumumula ron sa ating kamatis. Halin lang natin ang haluin. Tapos, mamaya ipapakita ko yung susunod natin gagawin. So, ayan po. Ito na yung ating tomato. Lalagay na natin yung ating hipon. Kagaya nga na sinabi ko kanina, may mga choices po kayo. Pwede po kayong maglagay ng chicken or pork sa kahit anumang lutuin ng adobong kangkong. So, haluin lang natin. Tapos po, maglalagay ako ng tubig. Maglalagay na rin tayo ng soy sauce, paminta at asin. Haluin lang natin. So, i-cover ko siya. Maximum again, 4 minutes lang po. Kailangan lutuin natin yung hipon. Pag malambot na yung ating hipon, pag luto na siya, yung panghuli natin, ilalagay na natin yung ating spinach or ang ating kangkong. So, ayan po. Bali, tignan na natin. So, ayan po. Bali, luto na yung ating hipon. Ngayon po, hindi ko na-mention kanina sa inyo sa ating presentation yung ating vinegar o suka. Maglalagay tayo ng konting suka. Tapos po, ilalagay na natin yung ating kangkong. Haluin lang natin. Hintayin lang po natin maluto yung ating kangkong ng mga 5 minutes at tatakpan po natin siya habang niluluto. Ganyan lang po kasimple yung pagluto ng adobong kangkong. Pag natutuyo po, kung gusto nyo mag-add ng tubig, nasa sa inyo po yun. Kung gusto nyo medyo dry yung inyong adobong kangkong. Nasa akin po, kung gusto ko medyo may sabaw po siya, kaya mamaya-maya mag-a-add ako ng tubig. So tatakpan ko siya, tapos ready na po siyang i-serve after 5 minutes. Okay po, ito na po yung napakasimpleng lutuin na adobong kangkong. Napakasarap po nito. Muli, marami pong salamat sa panonood ng howtogracefilipino.com. Mabuhay!